umaga po sa bawat isa sa atin. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Alam ko po kanina pa ay ready-ready na kayong magpuri sa ating Panginoon. But before that po, i-greet niyo po muna yung katabi niyo. Magandang umaga, kapatid. Handa ka na bang magpuri sa ating Diyos? Sige po, tanungin niyo. Amen. Sabi nga kung gaano katindi ang sikat ng araw, dapat ganyan katindi ang pagpupuri at pagsamba ng kanyang mga anak. Amen! 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 Ang ating pong theme ay detachment from the world, separated unto God. Yun po ang ating ano, diba? Noon tayo po'y walang-wala sa ating Panginoon. But praise the Lord, nung po tayo kanyang makuha, nung po tayo kanyang makupkop, tayo po ay kanyang ibinilang ng kanyang mga anak. At hindi lang yun po, siya po ang ating best friend. According to John 15:15, I no longer call you servants because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends, for everything that I have learned from my Father, I have made known to you. So ang ating pong best friend, ang ating Panginoon, kung ang mga best friend mo sa mundo, iniiwan ka kung minsan. Pero ang best friend natin na si Jesus, kailanman, hindi tayo iiwan at hindi tayo pababayaan. Amen! Hallelujah! Let us declare that I have a friend and that is Jesus. We are the friend of God. Amen! Tayo po lahat ay tumayo! Yes, Lord. Hallelujah. You are our friend. You are our friend, Lord Jesus. Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call?
sabi po sa Biblia, we are a chosen generation. Do you believe that? Yes. Hallelujah. Patuloy po natin i-declare yan sa ating mga buhay. Hindi tayo mga inaapak-apakan, but we are a chosen generation. Hallelujah. We are chosen generation. Rise up, holy nation. God will live for you. Holy nation, God will live for you. You have called us out.
alone. Hallelujah. We live for you, Jesus. Lord. Hallelujah. We are in this world, Lord. But we live for you, oh God. Thank you, Jesus. You are our friend. You are mine. You are ours, Lord God. You are our God. Thank you, Jesus. And you are enough. You are enough, Lord. Hallelujah. Maraming hinihingi ang mundo, O Diyos. But we, your children, is it true, Lord, that you are enough and more than enough to us? Christ is enough to us. Thank you, Jesus. You have given everything. Everything we need, Lord. Lahat ng kailangan namin. Lahat kung ano kami, O Diyos, ang lahat, Panginoon, ay tinitingnan namin mula sa iyo. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. You, Lord, Christ is my reward. You are everything to us, Jesus. This world will fail, but you never fail, Lord God. Thank you, Lord. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Oh yes, Lord, through every trial my soul will sing. No turning back, I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, my all in all, the joy of my salvation. Oh Jesus, this hope will never fail. Heaven is our home. So we'll sing, Jesus is here, to God be the glory. Christ is enough for me. Yes, Lord. You are enough, Lord God. The joy of my salvation. Oh, my joy, Jesus. This hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm. Through every storm. Yes, my soul will sing. My soul will sing. Jesus. To God be the glory. Christ is enough for me. Sing it, church. Christ, yes. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need.
everything I need is in you alone, Lord. Everything I need. Oh God, hallelujah. Yes, Lord, we decided to follow you, Jesus. Decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, I have decided to follow Jesus. Turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, Lord. We sing it and we say it with all of our hearts. You are enough, Lord. Everything I need is in you. Everything I need. Sing it once again. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, yeah. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. Hallelujah! Lahat ng sumusunod sa Diyos ay magpuri sa Kanya. Let us worship the Lord. Hallelujah. You are God. You are my Savior, the joy of my salvation. Oh, Jesus, you are enough to us, oh God. Oh,
mga kapatid ko sa Panginoon, sa mundong ito, nakikita natin yung mga pangangailangan, yung kakulangan. But rest assured, if Christ is in you, you have everything. And everything that we need, even in this world, is Christ Jesus. We praise you, Lord God. We thank you, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang lahat-lahat sa amin. At patuloy na ipinapahayag ng iyong mga salita, Panginoon, na anuman ang meron sa mundong ito, ito ay pansamantala lamang. Na anuman ang meron sa mundong ito, Panginoon, ito ay hindi tunay na mapagbibigay ng kasapatan at hindi nito mapapawi ang tunay na kauhawan ng tao. Kundi ikaw lamang, Panginoong Jesus, ang siyang tunay na tubig ng buhay na makapapawi ng uhaw ng sino mang lalapit sa iyo. Ngayong umagang ito, Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo, Diyos. At alam namin na niminsan ay hindi mo kami itataboy, Panginoon. Kundi kami, Panginoon, ay patuloy mong yayakapin at patuloy mong ipapadama sa amin na tunay at wagas ang iyong pag-ibig at pagmamahal para sa amin. O purihin ka, Panginoon, sambahin ka sa iyong kabutihan, parangalan ka, Panginoon, sa iyong lahat ng ginawa. Tunay, Panginoon, na ikaw ang nag-iisang Diyos sa aming buhay. Ikaw ang nag-iisang katugunan sa anumang aming pangangailangan. Ikaw ang lahat-lahat para sa amin, O Diyos. Purihin ka, Panginoon, sambahin ka, O Diyos. You are more than enough, Lord God, in our lives. We praise you, we glorify you in Jesus' name. Amen and amen. Enough for me, Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, yes, Christ is enough. Amen. Purihin po ang Diyos sa pagkakataong ito. Bago po tayo manalangin sa ating pagkakaloob, nais ko munang batiin ang ating mga kabataan sa kanilang successful fellowship kahapon. Palakpakan po natin sila. At amen. At may advisory po tayo daw sa susunod na linggo, may traffic sa Marquee. Kasi po sa susunod na linggo ay Mother's Day. So, huwag pong mawawala ang mga mothers.
At yung mga nandito po, invite po natin yung ating mga mothers na dumalo. May inihanda po tayong small token of appreciation sa mga mothers. Kaya huwag po kayong mawawala. Amen. So praise God sa larang ito ng pagbibigay, sapagkat sa pamamagitan ng pagbibigay, naihahayag po natin ang ating pasasalamat sa Diyos, naihahayag po natin ang papuri natin sa Diyos, at naihahayag po natin ang pagtitiwala natin sa ating Panginoon. Amen. Kaya po tayo manalangin, salamat o Diyos sa inyo pong katapatan sa buhay namin. Salamat o Diyos, hindi ka nagkulang, ikay higit pa sa sapat sa buhay po namin, Panginoon. Lahat ng amin tinatangkilik sa buhay, lahat ng meron kami, Panginoon, ay mula sa inyo. Kaya, O Diyos, ang aming pagbibigay na ito ay bunga lamang ng aming pasasalamat, bunga ng pag-ibig ninyo sa buhay po namin, bunga ng papuri at paghahayag ng pagtitiwala po namin sa inyo, O Diyos. Kaya salamat, O God, sa oras na ito, kami magbibigay ng bukas puso, masaya, Panginoon, sapagkat kami instrumento ninyo, Panginoon, upang ang bawat isa, ang iyong iglesia ay mapagpala at hindi po namin maitatanggi ang katotohanan na ikaw higit pa sa sapat bago pa po kami nagkaloob, una ka nang nagbigay sa buhay po namin. Kaya ang siksik, liglig at maapaw na pagpapala na inaasam po namin ay dumating na sa buhay namin sa pamamagitan ni Kristo. Kaya ang mga bagay na material na aming mararanasan ay bunga lamang ng aming kaugnayan sa inyo. Salamat o Diyos sa oras na ito. Purihin ka at pasalamatan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Siya, wala po. So, mga dati na po natin kakilala yan. So, tayo pong lahat ay tumayo muna at magbatian. Sa pangalan po natin Panong Yesu Kristo, mag-ipapunta po tayo dito. Sige po, shake hands po tayo. Batiin natin with smile on our face. I am a friend of God. He calls me friend. Ayan, isang mainit at masayang umaga po sa inyo aking mga kapatid sa Panginoon. Ayan, talagang ang mga smile natin, no? Kahit mainit ang panahon, kailangan mainit din ang ating smile. Okay? At salamat po sa, ayan, merong, merong pong malamig na lumalabas na hangin dito sa aking right, no? Sabi ni Pastor, para hindi mainitan si Sister Jem kanya. So salamat Panginoon. Thank you Lord, no?
talaga naman pong sa lahat ng pagkakataon, nandoon ang pag-ibig ng Diyos. Nandoon ang pagpapala ng ating Panginoon. So yan, napakaganda rin ang ating mga inawit sa umagang ito, no? Declaration kung sino tayo sa ating Panginoon at sino ang Diyos sa buhay natin, no? So doon pa lamang, bawing-bawi na, no? Doon pa lamang talagang yung puso natin punong-puno ng acknowledgement, ng appreciation, no, sa ating Diyos. Tunay nga, napakabuti ng ating Panginoon. And no words in this world ang pwede nating sabihin para i-describe, no, ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. At sa umaga pong ito, no, katulad pa rin ng dati, we are still in the 2024 team enjoying intimacy with God. No? Let us always or continue to enjoy our intimacy to our Lord. And in the second quarter still, dahil ngayon po ay April, nandito na po tayo sa separated unto God. Detachment from the world. Ayan. No, napakaganda sa team pa lang. Bawing-bawi na. No, napaka-exciting po ng ating second quarter team na nakapaloob sa ating year's team. At sa umaga pong ito, actually, this is the part 2. Ito pa lang ang part 2 ng message ng Panginoon last Sunday na kung saan po ang ginamit ng Diyos ay ang aking magandang kumare, si Pastora Saling. Ayan. So, ngayon po yung world system part 2. The mind behind the system, the prince of the world. Alam niyo po, nung binasa ko itong title na ito, no, itong focus topic na ito sa para sa araw na ito, matagal ko po itong ninamnam at marami din ako mga pinagbasa-basa, no, at mga verses din na akin pong inexplore at napakabuti ng Diyos sapagkat mas naging malinaw sa akin mismo nagagamitin niya sa umagang ito, nakita ko po ang kalinawan ng kanyang mga salita at naroon po na lalo ko pong na-acknowledge, no, at lalong nawala yung takot at pangamba sa aking puso, no, dahil sa habang ine-explore ko po ito at binabasa, mini-meditate, naroon po na nakikilala kong higit ang ating Panginoon. Sabi nga po, merong dalawang kingdom na nag-ooperate sa mundong ito, no, on the earth, no, the kingdom of God and the kingdom of darkness, no. The kingdom of darkness operates through a system. And it is a system that opposes the word of God. No? Hindi po sila pareho. Opposes, no? The kingdom of God opposes to the kingdom of darkness. At sino po ang nagahari o nagre-reign sa kingdom of God? Siyempre ang ating Panginoon. And sino naman ang nag-ooperate, no, nagre-reign doon sa kingdom of darkness? Ayan ang kaaway. Ano po? Alam po natin na ito ay ang kaaway, ang prinsipe. Sabi, meron pa tayong nabasa sa Bible na the prince of the air, no? The prince of this world, no? At nung nakaraan nga pong Sunday, no, na introduce po sa atin yung world system. It is based on the lust of the eyes, yan. No po, the lust of the flesh, sabi, and the pride of life. Ayan. And these are all headed in destruction. Ayan. Para sa ikababagsak ng tao ang mga yan. No? Yung lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life, it is headed for destruction. Kaya ang tao, nasisira siya. No, bumabagsak siya because of this. The world and its desires pass away. Ang lahat po ng bagay na nakikita natin at nararanasan sa mundo, ano po yung nararanasan natin ngayon? Kahirapan. Marami pong tao ngayon ang mayroong depresyon. Marami pong tao ngayon ang nawawalan ng pag-asa. Dahil nakikita po nila
kung ano ang sitwasyon ng mundo ang ginagalawan nila. Tayo rin po, nakikita natin na sabi natin, at madalas ito bukang bibig ng tao, palala ng palala ang mundo. Lalo na kung nag-explore tayo sa internet, no, sa Facebook pa lang, sa YouTube, makikita po natin kung ano nangyayari sa iba't ibang parte ng mundo. No? Nakikita natin na may kaguluhan, nakikita natin na may agawan na ng teritoryo. Nakikita din po natin yung hindi pantay na pamumuhay na minsan di naman ginugusto ng tao. No? So, merong mga system. Tingnan natin ang education. Sa education po, dahil dyan po kami, no, makikita po natin karamihan sa mga estudyante, sila ay mga produkto ng broken families. Minsan po sa isang klase, tinry ko pong tingnan, no, yung sinasabi ng data. Sabi ko sa isang klase, ilan sa kanila ang kasama ang kanilang tatay at nanay. Out of 50, ano po, 12 lang po sila. No? At ang 38 po doon ay produkto ng broken families. Kasi sinabi ng advisor at tinaray natin, saan sila nakatira? May nakatira sa mga lola. May nakatira sa mga auntie. No? At meron namang sila-silang magkakapatid na lang. Nakakalungkot po yung sistemang ito, no? Na kung saan ito ang nagiging dahilan kung bakit maraming mga bata ngayon ang hindi na sila masyadong natututo sapagkat wala pong magulang na nakakatutok sa kanila. Tingnan naman po natin ang sistema ng health, no? O, ospital na lang po. Sa ospital, pag medyo hindi maganda ang kondisyon mo at gusto mong magpa-admit, no down payment, no admission, no treatment. Ganun po ang sistema, no? So kung titingnan po natin, hindi maganda yung gano'n, no? Hindi favorable sa tao, no? Hindi nagpapakita ng mas binavalue ang tao kesa sa pera, no? So sa larangan naman ng ustisya, hindi rin yan makikita ang pantay. Mas nananaig ang pera. Kung pupunta ka sa kulungan, ito rin po, based on my experience, meron po tayong ALS program sa kulungan. Dito sa may, 117 ba yung tawag doon? 174. Opo. So pag nagpunta po ako doon, tinanong ko po yung mga estudyante, bakit sila nandoon? May kasalanan talaga kayo. Alam niyo po, 11 sila, yung 10 sumagot ng wala naman kaming kasalanan. Hindi daw sila kasalanan. Bakit sila nakakulong? Oh, ba't kayo nakakulong dyan kung di kayo kasalanan? O may nagsabi na pagbintangan, may nagsabing na frame up, iba-iba na po ang dahilan. At madalas, sinasabi nila, hindi nila nakukuha yung ustisya dahil wala silang pera. So, anong umiiral sa mundo? Money. No po? So, meron pong pera. Sa politics din po natin, sino ang mga nananalo? Alam nating sagutin yan. The more na maraming pera ang kandidato, the more chances to win. So, ganun po ang sistema ng mundong ito. No? The world and desires pass away. Lilipas ang lahat ng bagay. But whoever does the will of God lives forever. May forever sa ating Panginoon. Despite of all those things, despite of kahirapan sa buhay, despite of kahirapan sa mundong ito, despite of unfairness, meron pa ring forever. Meron pa ring pwede pa rin tayong mabuhay ng maayos at mapayapa. At ito po ang sinasabi na Apostle John, no? We now warns niya tayo against being attracted to the things of the world system. Hindi tayo dapat dyan tumitingin. Dahil pag dyan tayo tumingin, babagsak po tayo. Pag dyan po tayo tumingin, walang pag-asa. Walang forever. Kaya nga sinasabi nila,
meron pong news, no? Merong ano na balibalita na ang China sasakupin niya ang Pilipinas by 2025, no? So nag-uusap ang aking mga kasamahan sa mga supervisors. Ma'am Jem, meron ka na bang passport? Sabi niya, yung bang pamilya mo may passport na. Kami, kinuha ka nang kuna ng passport. Bakit? Sabi ko. Hindi mo ba nababalitaan? Ano ba yun? Sabi ko. Pagka ginulo tayo ng China, umalis na tayo. At least may passport tayo, mauuna tayong makakasakay. Naisip ko po, ano yon? Selfishness. Liligtas mo yung sarili mo, kailangan makaalis ka, no? So, ang ibig sabihin po noon, kawalan ng tiwala sa ating Diyos. Saan ka man pupunta, mayroong ganyan, no? Saan ka man makarating, mayroong mga ganyang bagay. So, hindi tayo dapat titingin kung anong sinasabi ng mundo. Hindi dapat magfo-focus kung anong nakikita natin sa ating kapiligiran. Sapagkat ang lahat ng yan ay lilipas. Walang mananatili sa mundong ito. Ano man ang mga enticing, promising, no, na binibigay o pinapakita ang mundo, walang-wala po yan. Kasi kung meron po yan, tingnan po ninyo, ang tama noon, hindi na tama ngayon. Yung mali noon, nakikita po natin, tanggap na ngayon. Alam niyo po kung ano yung sinasabi ko. Yung noon hindi tanggap, ngayon tanggap na. Parang tingnan natin, normal. Pero kung titingnan po natin at ang magiging batayan natin ng salita ng Diyos, hindi tama. At sa sistema ngayon, majority wins. Kapag ka po pinagkaisahan ng marami versus konti, mananalo ang marami, kehora na ito ay masama at di mabuti. Matatalo. It's because of that is the world system. Majority wins. Kahit saan pong agencies, organization, groups, majority wins. Kehorang mali yun. Kehorang makakasama yun. Pag ito ang nanalo, siya ang masusunod. It will become a policy or batas. No? Dahil napagkasunduan ng marami. Yun ay sistema ng mundo. Majority wins. Satan governs the world. Siya po ang nag-govern. Siya ang namamahala ng world. Everything, lahat, from how relationship are conducted to finances. Alam niyo po ngayon, nakakalungkot. Ano ang number one na pinag-aaway? Nasisira ngayon, marami. Alam niyo kung ano? Pamilya. Tinitira ngayon, ang dinideceive ngayon ay ang pamilya. Sila-sila nag-aaway na kung saan dapat yan ay nagmamahalan. Iisa ang kanilang mga puso at pananampalataya. Pero ano pong nangyayari ngayon? Sa politics pa nga lang, ang pamilya nagkakawatak-watak na eh. Kay Lenny ako, kay Marcos ako. Basta yung mga anak, iba ang choice. Sa magulang, hindi mo na rin sila mapasunod. Dahil sinasabi nila, may sarili silang paisipan. Ano pa pong pinag-aawayan ng pamilya? Ang mga lupa, ari-arian. Alam niyo po ba ang pinakamataas na issue sa korte ay ang mga properties ng pamilya? Ang issue naman ngayon sa DepEd, bakit maraming mga inireklamong teacher, utang na hindi binabayaran. Yan pong mga issue ngayon, hindi man sa child protection. Yan, maraming teacher ang nagdidimandahan ng dahil at nadidimanda ng dahil sa mga utang. No? So ganun po ang sistema ngayon. Walang kapakapatid ang nakikita natin, no? Na nangyayari karamihan, no? Di na nila binavalue na sila ay magkakapatid, na sila ay isang pamilya. Basta ang kailangan, meron silang mana. At hindi lang hati-hati, merong gustong makalamang. Merong tinitingnan ng sarili niya na siya ay mas merong right na mas malaki. Kaya ito po ay pinagmumulan ng pagka-watak-watak. Sa mag-asawa, ang number one na issue dyan, pag nag-away,
mostly, hindi ko sinasabing lahat, kasi hindi na siguro tayo doon, ano po, ay ang pera. Madalas, no? Yan ang nagiging, kaya pag nasa barangay hall yan, ang pinagmumulan lang yan, pera. Tsaka pangangalo niya, babae, no? At yan ay sistema ng mundo. People nowadays are more concerned about what is happening. Yan na ngayon ang concern ng tao. Ano ang nangyayari sa mundo kesa sa kingdom of God? Kesa sa mas tingnan nila or i-focus nila kung anong sinasabi ng scriptures. Kung ano ang nasa Biblia. Kung ano ang salita ng Diyos. Kung ano ang pangako ng Diyos sa atin. Hindi na yan ngayon ang masyadong focus sa karamihan ng tao, no? At mapalad tayo sapagkat sa pamamagitan ng kanyang salita, mas nakikilala natin siya, hindi tayo nasusunod sa mga ganong kaisipan, sa mga ganong concerns, no? People are more interested in the system of this world than the righteousness and justice. No, yan na ngayon ang mas nagiging focus nila. At tingnan po natin sa Romans 3:10 to 12. Ang sabi po niya, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang makakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. No. At tingnan din po natin sa Matthew 15:19. Yan, may pang ano pa po ito. Sapagkat sa puso nang gagaling ng masamang kaisipan, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan at paninirang puri. Saan daw po nang gagaling yan? Kung ano ang nasa puso, yun po ang nasasabi. Kung ano ang nasa puso, kung ang laman ng puso mo ay kasamaan o hindi mabuti, ito po ay lalabas sa mga sa bibig. Ito rin po ay lalabas sa action. Ito ay mag-isa sa buhay ng iyong mga body parts. No? Katulad ng pakikiapid. Marami ngayon sa mga kalalakihan, hindi lang kalalakihan, mga kababaihan, ito po ang sinasabi ko kanina, bakit produkto ng broken families yung maraming estudyante? Sapagkat, ang dahilan po niyan ay ang pakikiapid. No? Nagkakaroon ng, nasaan ang tatay mo? Nag-asawa na po at may anak na. Nasaan ang nanay mo? Nag-asawa na rin po. Kaya, kung ikaw, napangasawa mo yung anak noon, nung dalawang mag-asawa na yon, dalawa ang apat ang biyanan mo. Dalawang lalaki, dalawang babae. Bongga. Ano? Kasi nga, ito ay naging produkto ng pong ganong pamilya. So, ano ang laman ng puso, yun po ang nagagawa. Kaya napaka-importante po na ang maging laman ng puso natin ay mabuti. Upang sa gayon, kung ano ang lalabas, ito ay magiging mabuti. Ayan. Ang mga verses po na yan ay nagre-remind sa ating mga mananampalataya, no? Na huwag nating i-adapt, huwag nating i-fill in ang ating mga kaisipan or puso ng mga ganyang sistema ng mundo. Hindi po, yan po, no? Yung mga verses na yan, nire-remind po tayo na kung ano kasi ang laman ng puso mo, yun ang magagawa mo, no? Yan ay nagre-remind po sa ating mga mananampalataya na hindi yan ang ilalagay natin sa ating puso, na hindi dapat yan mapunta sa ating kaisipan. Hindi po ang world system o ang sistema ng mundo, hindi ang makamundong bagay. No? Hindi po yan ang dapat na mapupunta sa ating puso at sa ating kaisipan. Ayan. At kasi po, habang ina-adapt natin yan,
Kapag yan po ay in-adapt natin or fill in natin ang ating mga puso, no? Yan po ay magbubunga ng mga ganyang kaisipan. No, yung pagpatay, pangangalunya, pakikiapit, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan at yung mga paninirang puri. Kaya kung minsan po, kung anong lumalabas sa bibig, mahuhuli mo ang isang tao kung anong laman ng puso niya. Sapagkat mabibigkas at mabibigkas niya ito. Habang kausap mo siya, malalaman mo kung anong laman ng isip. At tayo pong mga Kristiyano, meron tayong spirit of discernment. Madi-discern mo kung anong sinasabi ng kaharap mo. Sapagkat yan ay against na sa puso, na sa puso mo. Sapagkat kung ano ang laman ng puso mo, no, magiging sensitive siya sa mga ganong bagay. Kilala niya. Kilala niya kung yung espiritong nasa kanya at yung espiritong nasa iyo ay pareho. Madi-discern po ninyo sa pamamagitan ng mga actions at mga salita dahil yun po ang kanyang magiging actions. Scriptures teaches that there is ultimately mind behind the system. Tingnan po natin ano itong mind in the system, behind the system. Tingnan po natin yung John 12:31. Sinasabi po dyan, ayan, panahon na upang hatulan ang mundong ito. Panahon na rin upang hatulan ang pinuno ng mundong ito. Sino po ang prince of the world? Sino ang pinuno ng mundong ito? Si Satanas. No po? Si Satanas ang pinuno ng mundong ito. Satan is the ruler of this world. Kung si Satan ang ruler of this world, hindi tayo dapat na e-enticed kung ano ang promise ng mundong ito. Sapagkat kung siya ang ruler, 100%, ano ang binibigay ng mundo sa atin? Distraction. Distraction. No po? And in 1 John 5:9, makikita po natin that the world lies, no, in the power of the evil one. Alam nating tayo'y sa Diyos. Tayo'y sa Diyos. Simula nung tinanggap natin si Kristo bilang Diyos ng ating buhay, bilang tagapagligtas, bilang nagmamahal sa atin ng lubos, no? Alam natin na tayo'y sa Diyos. Kahit na ang buong mundo o buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng Diablo. Even lahat ng bagay dito, under sa kanyang pamamahala, meron siya kapangyarihan. Pero tayo na nasa mundong ito, na anak ng Diyos, no? Mayroon tayong kapangyarihan to overcome kung ano pong binibigay ng mundo na pagkawasak sa atin. Kung anong hindi magandang binibigay ng mundo sa mga anak ng Diyos. Meron na tayong weapon. At ito po ay ang ating Panginoon. Sa John 17:15, no? Makikita po natin dito, Jesus prayed we would be kept from the evil one as we move out in the world. Sabi niya, hindi ko idinadalangin kunin mo sila sa sanlibutan. Nanalangin po ang ating Panginoong Yesus, no? Bago pa siya napako sa cross. Kundi iligtas mo sila sa masama. Tayo po ay ligtas na mula sa masama mula nung tinanggap natin ang ating Panginoon. Ang gagawin na lang po natin, magpatuloy tayo sa ating Diyos. Magpatuloy tayo na kilalanin natin siya upang ma-strengthen ang ating pananampalataya. Kailangan yung pananampalataya natin, hindi siya na-wave, no? Hindi siya na-aalog. No? Kailangan po yung pananampalataya natin titibay. At titibay lang yan kung magpapatuloy tayo sa pag-aaral ng kanyang salita. Magpapatuloy tayo na i-treasure ang kanyang mga salita. Magpapatuloy tayo na kilalanin siya sa pamamagitan ng kanyang mga salita at pangako. Yun po ang dapat nating gawin. So, tinawag po ni Paul si Satan, no, sa 2 Corinthians 4:4 na
The God of this world has blinded the minds of the unbelieving so that they might not see the light of the gospel. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita. Deceiving, dinideceive niya tayo, binubulag niya tayo para hindi natin makita ang no? Ang liwanag ng magandang balita patungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Kaya madalas nadideceive ang tao. Paano siya nadideceive? Na-e-entice siya, napofocus siya kung ano ang pinapromise ng mundong ito. Kaya nga, no? Sa mga position lang, pinag-aawayan yan. Kasi attracted sila doon sa position. Lahat gagawin. Kahit nga magkaibigan, nakikita namin yan. Dahil isa kami sa member ng mga committee, no? Sa mga promotions. Makikita po natin, no, magkaibigan sila ngayon, after na sila ay naglaban sa isang position, hindi na sila magkaibigan. They are enticed, no, doon sa position. Hindi nila tinreasure yung kanilang relationship, yung pagmamahala nila sa isa't isa bilang isang kaibigan. Ang tinreasure nila ay yung kanilang, yung position na ina-aspire nila. Ganyan po ngayon ang mundo. Sa politika, ganun din. Nagkakaroon ng patayan because of the position. Kaya pagdating ng eleksyon, marami pong nangyayaring ganyan. Yan ang binibigay ng mundo. Yan ang mga promise ng mundo. Posisyon, pera, kapangyarihan. Pero alam niyo po, lahat ng ito papunta sa kabiguan, papunta sa kamatayan, papunta sa pagkawasa. No? Kaya nga po, in John 15:18, no, hanggang 15-19, the world, sabi niya, the world hates, no? The world hates Christ and follower of Christ. Kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, alalahanin ninyong ako muna ang kinapuutan nito bago kayo. No? If God is with me, who can be against me? Kung nasa akin ang Panginoon, sino ang laban sa atin? Kung kinapuutan nila ang Diyos, at kung kinapuutan nila tayo na mananampalataya at kumikilala kay Kristo, kinapuutan nila ang Diyos. Kaya nga po, let us be stable. No? Maging stable tayo sa ating pananampalataya. May backer tayo. Meron tayong Diyos na nagkumakalinga sa atin, kasama natin sa pamamagitan ng Santong Espiritu. Bago pa siya umakyat sa langit, iniwan niya ang Santong Espiritu upang siyang gumabay sa atin. Ano man ang dadanasin natin sa mundong ito, ano man ang kakaharapin natin, nasa gitna man tayo ng mga lobo, kung kasama natin si Kristo, walang makakakantil sa atin. Naaalala niyo po yung si Shadrach, Meshach at Abednego na kung saan, no, nais na ng hari na sila ay sumamba sa Diyos-Diyosan nila, pero alam nilang hindi yon ang Diyos nila. Hindi nila binitawan ng kanilang pananampalataya. Kahit na sinasabi pa nila na sila ay ilalagay sa pugon. No, hindi pa ba sila nauhulog sa pugon. Ano na sila? Tostado na sila. Pero hindi sila natakot sapagkat kilala nila ang Diyos nila na hindi sila iiwan, hindi sila pababayaan. Tayo rin, mga kapatid ko. Hindi tayo iiwan ng ating Diyos. Inaano lang tayo, binubulag tayo ng kaaway. Binubulag tayo ng hari ng kadiliman. Pero hindi tayo dapat doon titingin, hindi tayo mag-
nakikinig doon. Pakinggan natin ang boses ng Diyos. Ang Santong Espiritu ay kasama natin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Ang laban natin ay laban niya. At alam natin, napagtagumpayan na niya ang mundo. If the Lord, no? Yes, amen, hallelujah. Kung ang Panginoon natin napagtagumpayan na niya ang mundo, tayo ay mananagumpay na. Lahat ng mga kakaharapin natin, naroon ang tagumpay, kasama na natin. Sapagkat ang Diyos ay kasama natin. Kaya huwag tayong matatakot. Huwag tayong matatakot. Maraming pagkakataon na nakikita ko na ini-entice ako ng Diablo. Maraming mga sitwasyon. Pero lagi akong bumabalik sa pangako ng Diyos. What is right is right. Lumakad ka in the righteousness of God. At sa dulo nito makikita mo kung ano ang katotohanan ng sinabi ni Kristo. Ang Diyos ang ating tagumpay. When we sacrifice our time, our talent, our treasures for Christ's cause, this seems foolish to those involved in the world system. Ano po? Alam nyo bilang isang educator, kung i-describe ko po sa inyo ang ginagawa ko araw-araw, wala pong panahon na magpapahinga ako. Ano po? Pero napakabuti ng Diyos. Alam pa ninyo na na-hospital ako? Pero alam nyo kung anong nakita ng pamilya ko doon sa pagkaka-hospital ko? Nais na magpahinga ako. At napakaganda ng pahinga ko. Naka-aircon. At habang nakapahinga ko, yung mga gawain ko, may mga gumawa na. No? So, at nakita ko rin, nakakailanganin ko mag-undergo ng medical check-up. No? At yun ay confirmation kung gaano niya dinisign ng katawan ko na maganda. No? So, kahit na nakakaramdam tayo ng sakit, yes, pero naroon ang Panginoon. Kasama natin ng Diyos. Hindi niya tayo iiwan. Ano mang sakit yan, magaling ka na. Ano mang karamdaman niya, magaling ka na. Huwag kang titingin kung ano sinasabi ng mundo. Ang sinasabi ng mundo, ganyan ka. No, ang sabi ng Diyos, eto ko. Mabuhay tayo ayon sa ating pananampalataya at pagkakilala sa ating Panginoon. Yes, hallelujah. Mabuhay po tayo doon. At ano po yung susunod nating verse? Ayan. Siya ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan. Kasi taliwas po yan. Ang God system at ang world system, magkataliwas yan. Kapag sinasabi ng mundo, pangit ka, ang sinasabi ng Panginoon, ayon ka sa aking wangis, therefore maganda ka. Di po ba? Ay, kawawa ka. Hindi, ang sinasabi ng Panginoon, mapalad ka sapagkat anak ka ng hari. Anak kita. Kung anong meron ako, meron ka. O, maniniwala ka sa mundo? Maniniwala ka sa sistema ng mundo? Hindi. Ang sabi ng mundo, mahina ka. Ang sabi nga ng mundo, hindi ako makakarating sa Amerika. Pero anong sinabi ng Diyos at ginawa ng Diyos? Sa Biyernes, pupunta ako sa Amerika. Yes. At alam po ninyo, hindi ko mapigil na i-share. No? Sabi po, tinawagan ako kahapon, ang sundo ko po pala papuntang airport at airport to sa destination, limousine. Opo, hindi ko po kilala ang limousine. Hindi po yan sumagi sa isip ko. Bakit kaya? Hindi nga po ako makapaniwala eh. Kasi yung ticket ko pala, business class. Hindi ko rin po ma-describe kung anong business class, kaya tiningnan ko pa sa internet. Ang business class pala, nandun ka sa eroplano, sarili mo ang cubicle mo, tapos pwede kang humiga-higa at meron kang special treatment. Binayaran ko po ba ito? Hindi po. Hindi ko po binayaran yan. Sapagkat meron pong naging estudyante ang Angeles City Science High School na nagtatrabaho sa Eva Air. So nakuha po niya kami ng slot as privilege. Oh, di po ba? Ayan. Yan po ba?
Sumagi po ba yan sa isip ko? Naisip ko po bang, Lord, gusto kong sumakay ng business class? Hindi nga po sumagi sa isip ko yun eh. Lord, gusto ko sumakay ng limousine. Alam mo, hindi imposible mga yan. Pero hindi ko naman hililing yan. Pero ngayon, ipaparanas ng Diyos sa akin ng limousine. No? Di ko po alam kung ano itsura ng loob noon, kung masarap nga ba o hindi. Saka ako na lang di-describe. No? Pero ang nakita ko po doon, ang pabor ng Diyos ay laging nasa atin. Kasi tayo ay mananagumpay because of Him. Mahal na mahal niya tayo. At ang gusto niya ay ano? Alam niyo, binibigay ng mundong ito, hindi yan talagang maganda. Ang ending niyan, kamatayan, pagkawasak, kalungkutan, pagkasira. No? Pero ang binibigay ng Panginoon, ano yung sinabi niya? Everlasting life. Buhay na kasiyasya. Ano po ba yung buhay na kasiyasya? O siyempre, maganda. Buhay na kasiyasya. Sapagkat ang binibigay ng Panginoon ay buhay, hindi kalungkutan. No? Joy. Hindi kalungkutan, no? Kundi joy. Hindi kaguluhan, kundi peace. No? Yun ang binibigay ng Lord. Kaya alam niyo po, baliktad ang God system sa world system. Ito, nagpapakita na huwag tayong titingin dyan, huwag tayong ma-entice, huwag tayong maakit kung anong binibigay ng mundo. Kailangan tayong mananampalataya, lalo tayong maakit sa kaharian ng Diyos. Maakit tayo kung ano ang pinlano ng Diyos sa atin at sigurado mararanasan natin ito despite of what is happening now. Despite of everything. The Lord is true. The Lord is just. The Lord is faithful. Lahat ng pinag-aralan natin na karakter ng Panginoon, yun siya at yun dapat ang mamunga, tumubo at mamunga sa ating mga puso. Ang sabi nga po sa 1 John 2:15, sige nga po, lockdown na tayo sa John 2:15. Ayan, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan, hindi umiibig sa Diyos. Tapos sasabihin natin, I love God. Sa Diyos ako. Kinikilala ko ang Diyos, pero attracted ka sa mundong ito. Hindi po yan madaling gawin. Kasi nga, very promising din ang mga yan. Pero sa buhay ng Kristiyano, sa kaisipan ng Kristiyano, hindi na promising yan. Ang promising ay ang salita ng Diyos. Ang pangako ng Diyos, ang sinabi ng Diyos, yan ang promising. Hindi kung ano ang pinapromise ng mundong ito. At sabi nga po sa 1 John 3:17, kapag nakita ng isang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinagkaitan niya ito ng tulong, masasabi bang siya'y umiibig sa Diyos? O karamutan yon. Yun ba ang tinuturo ng scripture ang maging madamot? Hindi. No? So, pinapakita na ito ay world system. Kasi, ay pera ko to, pinaghirapan ko to eh. Bakit kasi siya, hindi siya magtrabaho? Ba't ko siya bibigyan? Ba't ko siya tutulungan? Diba? Kasalanan niya yan. No? System of the world. Pero ang sistema ng Diyos, mahalin mo ang kapwa mo. Kahit na ano pa siya. Dahil ganyan si Kristo sa buhay natin. Minahal niya tayo kahit sino pa tayo. Di naman nga tayo perfect eh. Wala ngang nakaabot sa kaharian ng Diyos, lahat makasalanan. Pero binigyan tayo ng chance. Tayo, hindi tayo magbibigay ng chance. No? Eh, hindi tayo umiibig sa Diyos. Hindi natin kinikilala ang katotohanan ng kanyang sinabi. And in Matthew 6:24, ito ah, tingnan natin. Sige po, next slide. Next, ayan. Matthew 6:24. Wala po ba dyan? No one can serve two master. Wala daw makakapagsilbi sa dalawang Panginoon. He will hate the one and love the other. Hindi pwedeng sabay mong mahalin yan. Sabay mong paglingkuran. Dahil kamumuhian mo ang isa kung mamahalin mo yung isa. No one can serve two master. Kaya po tayo,
na laririto. Alam ko po kung sino ang sineserve natin. The mere fact na nandyan po kayo, despite of mainit ang temperature ngayon, ako nakatatlong damit bago ko na-satisfied. Pero hindi makakahadlang yan na makarating dito at magsama-sama tayong magkapatid na magpuri sa Diyos at mag-aral ng kanyang mga salita. This temperature, this high index of heat cannot disturb us, cannot stop us to be here to study the Word and praise the Lord with our brethren. Amen? Yes. Hindi tayo pwedeng stop ng mainit-init na yan. No? Okay, kaya yan, may solusyon. O di po ba, napakabuti ng Diyos. Sarap-sarap po, Pastor, ang hangin dito. Okay, tingnan po natin sa James 4:4. Mga taksil, hindi ba nyo alam na kapag nakipagkaibigan kayo sa sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Ang sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Kinanta natin kanina, I am a friend of God. Diba? Friend tayo ng Panginoon. Hindi tayo friend ng sanlibutang ito. Resist the devil by the word of God. And the devil will flee. Diba? Magpa-fly away siya. Okay? So, takot yan, no, sa salita ng Diyos, sa katotohanan ng sinabi ng Diyos. And paano tayo mag-react sa mundong ito? No? Hindi sinabi na, Lord, alisin mo na kami sa mundong ito, kunin mo na kami. Hindi po ganon. Hindi po niya tayo iti-taken away. No? Parang ang isang bata, meron ako nabasa, diniscribe niya, yung ang bata na malulunod, na pwede siyang malunod sa pool. Di po ba? So ang parent, para maproteksyonan siya, ano mostly ang ginagawa ng parent? Hindi na niya dadalin sa pool, hindi na niya dadalin sa, kasi may tendency malunod, hindi na niya dadalin sa dagat, hindi na niya dadalin sa different bodies of water, kasi baka malunod. Tama ba yon? Anong nawala sa bata? Hindi niya na-enjoy yung creation of God. Hindi niya na-enjoy yung dagat, yung ilog, mag-swim-swim. Hindi niya na-enjoy yon. So ano dapat? Turuan siyang lumangoy para ma-enjoy niya at hindi mangyari yung kinatatakutan ng parent na malunod sapagkat marunong na siyang mag-swim. Tayo, paano tayo makakasurvive sa sistema ng mundong ito? No? Kanina, sinabi natin, dahil kasama natin ang Panginoon. No? Kailangan matutunan natin ang katotohanan ng kanyang salita. Kailangan lumakas ang ating pananampalataya at lalakas lang yung ating pananampalataya at magiging strong kung focus tayo sa salita ng Diyos. Yan ang i-desire natin lagi. Yan dapat ang maging laman ng ating puso at ng ating kaisipan upang yan ang mag-manifest. Hindi tayo matatakot, nasa gitna man tayo ng mga lobo, hindi tayo matatakot sa gitna man ng kahirapan ngayon, sa gitna ng init-init na yan, sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng protection. Ang Diyos ang nag-care sa atin. No? Yan po ay isang katotohanan. And in Romans 12:1-2, ayan, malapit na tayong mayari. No, Romans 12:1-2, ang time ko konti na, 3 minutes na lang. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo, si Pablo po ito, ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. At ang karapat dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Ialay natin ang ating sarili bilang buhay na handog. Ang ating mga sarili, ang ating talento, ang ating kakayahan, gamitin natin ito para sa ikalulugod ng Diyos. Kung ikaw ay isang estudyante, bilang estudyante, kung ako ay isang teacher, isang educator, naalala ko po yung sinabi ng isang participant namin last week. Pagkatapos kong mag-talk, lumapit siya, Ma'am, naging speaker namin kayo noong 2011, sabi ko, opo, meron siyang sinabing topic,
naalala ko po yung sinabi nyo, you are chosen by God. The Lord has given you the skills and talent in teaching. Use it to give glory to Him. Sinabi niya sa akin yon, di daw niya makakalimutan. Kaya alam niyo po bilang teacher, na-enjoy ko ang aking pagiging teacher. Alam niyo po, 2011, tapos ngayon naging speaker niya ulit ako, naalala pa niya yon. Walang nasasayang sa salita ng Diyos. And we, the believers, huwag tayong makontento sa pakikinig. Ibahagi natin ito sa mga pagkakataon na mayroon tayo. Ano man ang sitwasyon, saan man ito, pwede po natin gawin ito. At in Matthew 5:14-15, sabi niya, Jesus said, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang tao nagsisindi ng ilaw pagkatapos ay inilalagay yon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay yon sa talagang patungan upang matanglawan ng lahat ng nasa bahay. Be light of this world. As believers, be light of this world. Ang makikita sa atin, ang lalabas, ang magmamanifest na galing sa puso natin ay ang kabutihan ng Diyos. Ang kaningningan ng Diyos. Ang kabanalan ng Diyos. At in Philippians 2:14-15, sabi niya, gawin ninyo ang lahat ng bagay nang walang reklamo at pagtatalo upang kayo'y maging ulirang anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan sa gitna ng sanlimbutang baluktot at masama. Sa gayon, magsisilbi kayong mga ilaw sa kanila tulad ng bituing nagniningning sa kalangitan. Tulad tayo ng bituing nagniningning. Ang nakikita sa atin ay ang kaningningan ng Diyos. At mangyayari lamang yan kung laman ng ating puso at kaisipan ay ang pag-ibig ng Panginoon, ang salita ng Diyos. No? So, napakabuti po ng ating Panginoon. At sinasabi po talaga na siya lang ang ating weapon. Siya ang ating panlaban sapagkat matagumpay na tayo nang dahil sa tagumpay ng ating Panginoon. At sinasabi po sa John 16:33, sinabi ko ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa pagkikipag-isa sa akin. Magdaranas kayo ng kapigatian sa mundong ito. Ngunit, subalit, datapwat, tibayan ninyo ang iyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. We are now victorious. Sabihin mo sa katabi mo, we are victorious. You are victorious. I am victorious because God overcome the world. Hallelujah, Jesus. Sige po. Tayo po ay tumayo at magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Ayan, Pastor. Okay, so sa communion na po tayo, no? Mamaya pala si closure na si Pastor. So nasa dako po tayo ng communion. Tinatawagan ko po yung mga ushers. Umupo muna po tayo. So ilagay po natin ang ating sarili sa mensahe ng salita ng Diyos, sa presensya ng ating Panginoon. Thank you, Lord. Ang gagawin po natin ngayon ay pag-alala sa kabutihan ng Diyos. Kaya ang tinapay at saro ng katas ng ubas ay simbolo lamang ng katawan at dugo ng ating Panginoon na nabubuo doon sa krus ng Kalbaryo upang sa ganun ihayag ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa bawat isa. Kaya sa oras po ito, alalahanin po natin ang kanyang kabutihan. Joel. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Sa oras na ito, O Diyos, ay ginugunita po namin ang iyong pagmamahal sa amin. Ginugunita po namin ang iyong pag-ibig. Ginugunita po namin ang iyong katapatan, Panginoon. At inihayag po ninyo ito sa pamamagitan ng kamatayan ninyo doon sa krus
upang sa pamamagitan ng iyong kamatayan ay magkaroon po kami ng buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng iyong latay at sugat, magkaroon po kami ng kagalingan sa aming karamdaman. Sa pamamagitan ng iyong dugo na nabuhos, kami malinis na sa inyong harapan. Kaya salamat, O Diyos. Sige po, ipamahagi na po natin. At habang pong ipinabahagi po natin, ipinapamahagi po natin ang tinapay at katas ng ubas, tayo po umawit sa Panginoon. There's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Everything I need, Christ my all in all, the joy of my salvation, and this hope will never fail, heaven is our home, through every storm. My soul will sing, Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in thing I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Thank you, Lord. Itaas po natin ang tinapay na simbolo ng katawan ng ating Panginoon. Salamat, O Diyos, sa inyong kabutihan. Nang gabing nagkatipong kayo doon sa upper room, ang Panginoon ay kumuha ng tinapay, itinaas at nagpasalamat sa Ama at sinabi sa kanyang mga alagad, kainin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay po natin kainin bilang pag-alala sa kabutihan ng Diyos. Tayo po lahat ay tumayo. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hinawakan mo, Diyos, ang saro ng kopa. At ang sabi mo, Panginoon, ito ang aking dugo na bubuhos doon sa krus ng Kalbaryo. Kapatid ko sa Panginoon, sinabi ng Diyos sa atin at sa mga dating henerasyon, gawin niyo ito bilang alaala sa akin. Lagi mong isipin, kaibigan, ang buhay mo ay malaga sa harapan ng Diyos. Kaya marapat mo lang siyang pasalamatan. Hindi pa tayo naging mabuti. Mabuti na ang Diyos sa atin. Kaya sa oras na ito, itas mo ang saro ng kopa bilang alaala sa ating Diyos na mabuti sa atin. Sabay-sabay natin inumin ito. Thank you, Jesus. Sambahin natin ng Panginoon. Hallelujah, Jesus. We worship your name. Hallelujah. Christ is enough for me. Christ is enough for me.
turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Salamat din, Madam Jim, na ginabit ka ng Panginoon. At happy trip. Blessed trip. Amen. At purin yung Diyos sa kabutihan niya, kabutihan ng Panginoon sa kanyang buhay, pero din sa kanyang pamilya. Pwede pa ilas yung ano ko, Mike. Patunay na enough ang Panginoon sa buhay natin. At siya ang lahat-lahat. Sabi nga po ng 2 Peter, Chapter 3, or chapter 1, verse 4. Whereby are given unto us exceeding great and precious promises that by this that you might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. No? That tunay na tayo ay binigyan ng Diyos ng mga promises, no? Na igit pa sa ating iniisip, igit pa sa ating exceeding, no? Great, talagang napatakila, no? Na mga promises na Panginoon sa buhay natin bilang mga anak ng Diyos. Kaya tutuusin, talagang mamanghakan lang sa Panginoon. When you are praying the Lord, praising God, we are praying and reading the Word of God, ay talagang mapapayak ka dahil dakila ang lubos ang Panginoon sa buhay natin. Kaya kapatid, tunay na sa ating buhay, ay ang kanyang divine nature ay binigay sa atin, binagawag sa atin. Ang Panginoon ay nasa ating mga buhay. His nature is in us, through Christ. Lahat ng bagay sa Diyos ay naka-Christ. Kaya tayo na naka-Kristo, ang lahat ng kay Kristo ay sa atin. Talaga naman, sobra-sobra. Ang lahat ng bagay, mapangako na po yan. Kaya patuloy natin sama-sama, pag-ilas po. Patuloy natin sama-sama na takilain ang mga pangako, ang mga salita ng Diyos. Ang mga salita niya ay pangako ng Diyos sa buhay natin. At patuloy ating pagkaralan. At para tayo patuloy na lumugo sa ating buhay bilang mananampalataya. At makilala natin lubos ang Panginoon sa buhay natin. Amen? Kaya, ang corruption this world ay tunay na lubos na nang nawala sa buhay natin. Kaya ano mo ang nangyayari sa buhay natin at kumisa na tayo natatakay, naakay, pero kapatid, kaya mo mag-return back na ikaw ay magbalik sa Panginoon. Kaya ano mang mga worries natin, mga kahirapan natin, kapatid, tunay na hindi tayo iwan ni pabayan ng Panginoon and ang message na nabagit sa atin sa umaga ito. Kaya kapatid, purihin ng Panginoon at tunay na ang Panginoon ay nung John 16:15 na siya'y ginagawa ng hari ng mga tao dahil sa mga himala na kanyang ginagawa. Inisolate ang Panginoon na gawing hari. Pero ang Panginoon ay umayaw siya dahil alam niya ang kalooban ng Ama sa kanyang buhay.
siya ang Panginoon ang mag-appoint. Ang Panginoon ang mag-appoint. Dahil siya ang magiging king at hindi ang tao. Kaya ang tukso, ang lust, ang pride ay na-overcome niya. Sabi niya, true prayer sa ating babasa dito. Na ang panalagin ay hindi po yung begging, yung hindi po, kundi meditation yun. You are praying about God, about Christ, His promises. Kapag kayo nalangin, ay ito yung mga pangako ng Diyos. Sabi nga, ikaw ba yung nag-aalala? Eh, Jesus, sabi ng Philippians. Philippians 4, eh, Jesus ka ba? Ikaw ba yung nag-aalala? Pray, sabi niya, banalain ka. And with thanksgiving, talaga kapag nag-pray ka, kundi pa sa ang buwan nun, ay pasalamat sa Panginoon. Hindi yung kapag nag-pray ka, hingi ka ng hingi, lalong bibigat ang buhay mo kapag kayo nalagi na pengi, para grocery, Panginoon. Ito grocery, ito grocery. Hindi grocery, Panginoon. Amen? Hello? Oo. Oh. So, tunay na, ang Panginoon ay sapat siya sa buhay natin, sa ating mga buhay. Pastor, di mo kailangan pera, di mo kailangan, no? Kailangan mo yan. Pero sabi ng, last Sunday sabi, 2 Peter chapter 1, verse 3, binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Lahat ng ano mo kailangan natin dito sa mundo. God gave us the power. God gave us the nature. Yun ay bunga lamang. Kung paano tayo kikita, paano tayo mag-aaral, paano tayo, ano gagawin natin sa mundo? Sabi nga ng Psalm, ano man ang gawin natin, ay tayo ay magtatagumpay. Ang gawin lang natin, ay tayo patuloy na kilalanin ang Panginoon, ang kanyang masasala sa buhay natin. And God will guide us. God will give us wisdom. Kaya huwag mong isipin kung ano nakakainin mo. O di ba isipin nakakainin mo? Kayo, kaniinisip ba? Nakakainin ba man? Yes. Pero, binigyan ka ng kakayahan ng Panginoon na para kung ano ang kakainin mo. Na, enough para sa inyong pamilya sa hapunan ito ay sa tanghalian ito. Amen? Oh, ganun po. Hindi ka pa stress. Lagi-lagi, ganito ang ginagawa, routine, sabi niya. So, mga kapatid, dahil ang Panginoon, ang siyang kasama, hindi kanya iwan ni Panginoon. At tunay na, ikaw ay patuloy na mapasalam. Sabi na Philippians chapter 4, verse 8, lagi nating isipin ay mga bagay na kapuri-puri, mga bagay na mabuti, kapuri-puri, mga bagay na totoo, parangal, matuwid, malinis, at magandang naisin. So kapag yan ang patuloy nating ini lahat po ay maganda, lahat ay enough para sa atin. At ang salita ng Diyos, ang siya magbibigay. No, pastor, masama ang nangyayari. May masama, pero may mabuti at yan ang Diyos. Kaya, dalawa lang ang forces sa mundo ito, ang Diyos o ang Diablo. Kaya ang isipin natin ay ang forces ng Panginoon, ang kapangyarihan, ang pangako ng Diyos sa buhay natin. Amen? Palapakan natin ang Diyos. Let's all stand. Tayo lahat. Hallelujah. Palagin. Kilo ng Diyos, salamat po sa mga ito. Salamat po, O Diyos, sa iyong ginamit na mensahero. Salamat sa kanyang pamilya. Salamat sa kanyang buhay, ganun din sa kanyang pamilya. Salamat, O Diyos, sa bawat isa sa amin. Na ikaw, Panginoon, ay hindi nagtatakingin ng tao, kundi kami lahat ay mga anak mo, pinagpala, at kami, Panginoon, ay hindi mo kailanman iwan, ipapayaman. Kaya pwede puri ka namin, pinasalamatan sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo, when they all say, Amen.